Hi everyone, Sophia, past and present here. Guys, ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano lutuin ang itong pusit. Pusit na lutong Indonesian or sa Malay. Dito sa Singapore, ganito din sila magluto nito, guys, kasi magkapareho talaga yung kanilang way of cooking. Yung panlasa kasi nila puro maanghang, pero napakasarap siya, guys. Kung susubukan ninyo ito, talagang masasabi nyo masarap. So ito, guys, ang tawag nila dito, cooking with black ink. Kung sa atin naman, yung adobong pusit na tinatawag. Sa kanila naman, sotong masa hitam ang tawag nila. Sotong, ibig sabihin, pag sinabing sotong, ito yan, squid. Ayan, squid, guys. So, sotong. Ang hitam, ibig sabihin, maitim. Yung squid kasi, ayan yung maitim niya na sauce. Diba? So, ang tawag nila sa, ayan, maitim, hitam. Tapos, masa, ibig sabihin, luto. So, ang lutong, ang tawag nila, sotong masa, hitam. Lulutuin ang squid sa kanyang itim na ink. Yan. So, ito ang mga ingredients niya. Dahan-dahan kong ibibigay yung ingredients. At sa kahuli-hulihan ng video ito, ibibigay ko lahat yung ingredients, guys, ha? Ito yung lahat ng ibiblender. Or, pwede din na pwede din na yung dikdikin nyo na lang siya. May pang dikdik kayo. Yung almeres, pwede rin dikdik manual-manual. Basta kailangan talagang mapinong-mapino siya. Bali, ito, 15 pieces ng ang tawag nila dito, shallots. Shallots, maliliit siya na sibuyas. 15 kapiraso ito, guys, sa 1 kilo ng squid. Okay, tapos ito, dinamihan ko lang siya yung aking garlic, ibang klaseng garlic, guys, o tingnan nyo, So, ito, pwede rin na isang buo na garlic ang gagamitin nyo, lalong-lalo na kung hindi kayo gagamit ng sili. Kung meron kayo sa pamilya, lalo na yung mga bata, na ayaw nila ng sili, pwedeng huwag nyo lang lagyan ng sili, lalo may mga baby kayo, huwag nyo lagyan ng sili, pwede din naman. So, isang buo ng malaki na malaking garlic or bawang, or half, kalahati ng bawang pwede rin, nasa sa inyo. Mas marami, mas maganda, kasi ang alam niyo, ang bawang, di ba, anti-bacteria, anti-virus, at saka may healing properties siya, para siyang antibiotic sa ating katawan pag ating kinain. So, later on, i-explain ko sa inyo, ha. I-share ko rin yung mga hindi pa nakakaalam. At ito yung turmeric powder, guys. Ano lang to, 1 teaspoon lang, isang kutsarita ng turmeric powder. Wala kasi akong fresh na turmeric. Yung kung sa atin, yung yellow ginger. Yellow na luya. Marami din ito sa atin, pero hindi, parang din natin pinapansin ito sa Pilipinas, ano. Yung mga Indian lang, yung mga Bangladesh, yung mga sila, talagang importante spices ito talaga. Ito gamot, kung sa atin, alam natin ito gamot. So, okay. Ito yung sili ko. Konti lang ang ilagay ko talaga siya, kasi ibiblender ko siya. Itong lahat ng ito, ibiblender ko yan. Yung mga bata, ayaw nila nang masyadong maangang. Kaya hindi ko siya dinamihan. Actually, itong, ang sili dapat, guys, malalaking mahahaba yan. Yung totoong ginagamit nila dito, yung dry sili na napakaanghang nun, yung pinatuyo na sili, tapos siya, mga 10 piraso, guys, ang dami. Masarap na masarap siya, kaya lang ang mga bata hindi talaga kakayanin. Kaya ito, dalawang sili na labuyo. Ayan, guys. So ito, itong dahon na ito, dahon ito ng lime. Dahon ng lime, guys. Hindi ito isasama sa sa pag-blender. At saka itong lemongrass, pwede kayong gumamit ng mahaba na
lemongrass, dalawa o tatlo, pwede rin, para masarap siya, mas maaroma. So, ito pang patanggal talaga ng lansa ito, guys. Kaya, okay lang, kahit wala kayong sili. Tapos, guys, kasi, alibaba, may binili kayong marami nito, oh. Ito kasi binili ko, organic siya, guys, oh. Hindi ko siya nagagamit lahat kasi sa isang lutuan lang. At saka pati ito, hindi ka nakabili ng kukonti-konti nito, mga paket, isang pakete, ganyan, tapos marami. So, ang ginagawa ko, hinuhugasan ko siya ng mabuti. Talagang malinis na malinis, tapos idina-dry ko siya, pat-dry ko siya. Pag-dry na siya, ipapasok ko siya sa plastic, tapos i-freezer ko siya. Ayan, okay na, hindi ko na siya huhugasan. Ano na, malinis na siya, ready to, ano, to use na siya. Ayan, at ito guys, oh, share ko lang sa inyo guys, ha. Itong ano na to, lemongrass na ito. Ano nga ba sa atin to? Basta lemongrass. Sa atin kasi dahon ang ano eh, ang ginagamit sa atin. Pero alam nyo, ang mas concentrated na napakabango ng kanyang lasa, ito, yung kanyang stem na yan. Bali, walang binibenta na dahon ng ano, ng ano ba tawag nito, yung lemongrass. Basta ganyan siya guys, oh. Yan. Ito, organic siya guys, kaya pag hindi ko talaga siya nauubos, ayan, nilalagay ko lang siya sa tubig na malinis, araw-araw pinapalitan ko siya ng tubig na inumin. Ayan siya, tumutubo lang siya, okay, hindi siya namamatay. So, talagang nakakatulong siya. Hindi sayang na may tapon, di ba? So, ayan guys, itong video ko na to, sana yung mga nandito sa Singapore na mga kasambahay o yung mga mami dyan na hindi pa gustong subukan ito, na hindi pa sila marunong magluto, o marunong silang magluto pero yung ibang putahe hindi pa nila susubukan, subukan po ninyo ito para sa inyong lahat. Ito sana makatulong ako, kasi tayo syempre gusto natin ng masarap at iba-ibang lasa, masarap para sa pamilya. So sana okay. So umpisan ko na guys, ha, i-blender ko lang yung ano, yung mga ingredients na dapat i-blender. Okay, ngayon ipapasok ko na ilalagay na natin sa ano, ha, sa blender yung ating ingredients, yung bawang, lahat ng bawang. Ayan. Tapos lahat ng shallots o yung maliliit na sibuyas. Paghalo-haluin lang siya. Ayan, pati yung sili, guys. Ayan. Yung nandito sibuyas, i-blender natin sibuyas, sili, at saka bawang. Kung ayaw nyo ng sili, itapon ang sili. Huwag nyo nang lagyan kung ayaw ng maanghang. Okay? Tapos ngayon guys, ang ginagawa ko kasi itong blender ko na to, hindi ko na siya chinap-chap guys o hiniwa, kasi ang blender ko heavy duty ito guys, na pang ice, kaya okay lang kahit hindi ko siya chap-chapin. Lagyan ko ng konting ano, mantika guys, ha, lalagyan nyo ng konting mantika. Olive oil ang ginagamit ko dito, kung may olive oil kayo, the best yan, maganda, kahit ano, gaano karami ang gamit, okay lang, safe siya sa health natin. So, nilagyan ko lang siya ng olive oil, mga, ano lang, siguro mga, sandali, 6 to 7 tablespoon. E, subukan natin i-blender kung okay na siya, na hindi nang kainangalagyan ng kain na anong liquid. Okay guys, ngayon, ilulutuin na natin yung ating sotong masa hitam. Yung ating squid with black ink. Okay, lalagyan na natin ng konting mantika ang ating kawali. Ayan guys, tapos uunahin natin, isasalang natin muna yung lemongrass guys. Lemongrass muna.
Ayan. Pag mabango na yung ano, yung ayun, naalala ko na guys, tanglad pala. Ang lemongrass, tanglad sa atin. Tanglad guys ha, ang lemongrass, tanglad. Ayan. Ayan, pag mabango na siya, pag naaamoy nun na yung kanyang aroma, doon yun na siya ihahalo yung, isusunod yung ano, yung ating blended ingredients, yung na-blender natin kanina, na bawang, sibuyas, at sili. Ayan na, mabango na siya guys, kaya, ayan, isusunod ko na yung ano ha, yung na-blender natin kanina, ayan na siya oh. Ayan, sarap. Tanganan na luluto, naamoy ko no. Aroma, sarap-sarap naman. Pero actually kasi guys, natikman ko na talaga ito na ilang beses na. Masarap talaga siya guys. Iba siya. Ibang kultura. Iba-ibang way of cooking. Iba din ang ingredients pero parehong masarap. Ayan. So, basta haluin lang siya ng ganyan na maluto siya saglit. Yan na, dahan-dahan ko lang siyang ginagawa guys para masundan niyo ha. Kung mayroon kayong katanungan, kung ano man ang gusto nyong may concern kayo sa pagluluto or basta't makatulong ako sa inyo, basta't kaya ko, nandito lang ako guys sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga OFW nating mga kapatid sa iba-ibang bansa, sa bahay. Pag masarap kayong magluto, kung talagang nakatoka kayo sa pagluluto, pag masarap ang luto nyo, tsaka maging masaya yung mga amo nyo. Blessings din kasi sa inyo na magluluto kayo na sincere, na masarap, hindi lang yung luluto lang yung binibigay nating pagkain sa kapwa tao, hindi lang sa pamilya, dapat maayos, dapat masarap hanggat kaya natin guys. Basta kung hindi, wala pa kayong kaalaman, walang imposible eh, matututo tayo. Parang ako din ay scratch from scratch. Mahirap talaga guys. Ay, hindi ako talaga marunong magluto. Mga 1 year, 2 years. 1 years, okay. Hanggat sa ang dami ko nang natutunan kasi talaga nagpursige ako kasi mahal dito sa Singapore guys. Tsaka yung ingredients, ayun, yung sahog. Bibili ka sa restaurant, napakamahal, tapos parang kulang ka pa. Pero pag lutong bahay, hindi lang doble ang lasa at ang quantity o ang amount o ang dami ng maluluto mo. Sa halaga, ikumpara mo sa bibili ka sa labas, yung mas ano, mas marami at mas masarap. Kaya ang lutong bahay talaga ang mas ano, mainam. Tsaka syempre kontrolado mo ang lahat, yung hygiene. Ayan. Ngayon guys, isusunod na natin yung luya na dilaw or turmeric powder. Pwede rin guys na fresh ha, huwag niyong kalimutan. Kung wala kayong powder, fresh pwede rin. Pag fresh ang gagamitin nyo, mga kahit ano lang, 1 inch lang, 1 inch lang ng o 2 inch ng ano ng yellow ginger ang isama nyo sa blender yun ha. I-blend nyo yun kasama nung kanina na binled na blender natin na ano na bawang at sibuyas at saka
sili. Kasi buo siya, di ba? Pag powder kasi, later on mo na siya ihahalo kasi powder, madali lang siyang ma-incorporate o mahalo sa ingredients na blended. Ayan. Okay na siya. Ngayon, lalagyan ko lang siya ng ano. Guys, kasi lagyan ko lang siya ng konting ano, itong chicken broth. Gantong ginagawa ko. Pero kahit wala na, kahit tubig lang guys, okay lang. Kahit tubig lang ang gamitin nyo, wala namang problema. Kung nagagamit kayo ng betchin. Pero ako kasi, hindi gumagamit ng betchin kasi may migraine ako. Pag may migraine ka, huwag kang gumamit ng betchin kasi ang betchin, yan ang magti-trigger ng inyong migraine. Okay, ngayon, hayaan ko siyang kumulo muna. Yan, pag kumulo na siya, ginagamit, napansin nyo guys, ang ginagamit ko yung ano, yung wood kahoy na ano, yung ano ba tawag nito, spoon, kasi ang ito safe sa atin to. May mga plastic kasi na spoon na pang ganito na natutunaw siya sa ano guys, sa pag niluluto natin, pag nainit siya, natutunaw, nasasama sa ano natin, sa kinakain. Delikado yun guys, kasi hindi siya matutunaw sa ating digestive, diba? Sa ating katawan hindi matutunaw. Kung kinain natin yan, delikado. Maaring dumikit sa ating, ano, sa ating bituka. Ayan. Okay na. Ngayon, i-ano ko na siya. Ihahalo ko na, isusunod ko na yung kanyang ink. Ayan na, yung ink muna. Yung ink muna ang ilalagay natin. Hiniwalay ko to kanina sa kanyang ano, sa kanyang karne, kasi yung squid, hindi siya gaang paraan nila, hinuhuli ang pagluto, hindi nila sinasabay kasi few minutes lang nilang niluluto. Kasi bakit? Para hindi siya guys mag-rubberize pag overcook. Kailangan hindi siya yung talagang luto, niluluto. Luto siya, pero hindi overcook. Yun ang paraan nila. So ihalo ko na ito. Sana marami ang ano, ang ink niya. Kasi yung ink niya ang gustong-gusto ng mga bata. Ayan guys. Kasi talaga pag ano, pag wala kayong liquid na ihahalo, tulad yan, ako ginagamit ko yung chicken stock or tubig. Pwedeng haluan nyo ito ng tubig yung ink niya para ayan, ayan na. Ayan na guys. Oh, ay, ang galing. Sarap. Ayan. Okay na siya. Ayan. Tapos ilalagay na natin yung ano, pinakahuling-huli na sa mga ingredients na kasama. Ito yung ano, lime leaf. Ang tawag nila dito sa Malay, daon limaw parot. Ayan. Napaka-aromatic nito. Ayan siya guys. Ayan, hinalo ko na. Tapos isusunod na natin dito yung ating squid meat. Isunod ko na siya guys ha. Ayan na oh. Ganyan lang. Dinamihan ko tatlo. Isang kilo to guys eh, parang ang dami. Ang mga anak ko kasi talagang minsan hindi sila kumakain ng kanin. Pag ganito, papakin lang nila to. Kasi sa gabi okay lang kasi silang hindi kumain ng kanin. Kasi
talagang tumataba na kami. Kailangan namin ng ano, mag-diet, pero syempre, kumain din kahit papaano. Iwasan lang ang kanin. Ayan, oh. Oh, napakasarap nito. Pag yung tamang oras sa luto, means yung hindi siya masyadong overcook. Talagang malambot na masarap, hindi siya chewy na fresh pag kinain. Hindi siya ano, rubberized, guys. Hindi siya matigas. Parang rubber. Ito talagang ano, pag kinain mo, malalasahan mo yung freshness ng ano, ng squid. Perfect. Ayan guys, napakasarap. Hindi ko na siya kailangan lagyan ng asin. Kasi tamang-tama lang ang kanyang lasa. Napakasarap. Ayan. Dahil sa nilagay ko na, instead of water, sa halip na tubig, nilagyan ko siya ng chicken stock. So, hindi ko na siya kailangan na lagyan ng asin. Tikman nyo siya. O yan, ganyan. Tapos, titikman nyo siya guys kung yung lasa niya, ayon sa panglasa ninyo. So, sandali, parang, kasi pag maalat, hindi masarap, diba? Lalagyan ko lang siya ng konting-konti nitong aking paborito ko ito, guys, itong Himalayan salt. Himalayan salt, pink siya. Walang trace na mga, ano ito, kung ano-ano na hindi maganda sa ating kalusugan. Malinis na malinis. Pure na purity niya, guys, andito. Himalayan salt. Kahit anong gamitin ninyo, nasa sa inyo kung anong meron kayo sa kusina, guys. Ang importante dito, yung proseso. Kasi, kung anong paraan ng pagluluto, yung tamang lasa niya, malalasahan nyo. Masarap. Ayan. Tapos, lulutuin lang natin siya na kahit 3 minutes lang. Takpan ko lang siya ng 3 minutes na ganyan. Ayan na guys, mga ano lang, 2 minutes ko lang siya guys, inahon ko na siya, pinatay ko na yung yung apoy. Ito na ang ating squid with black ink, or sa Indonesian and Malay tawag nila dito sotong masa hitam. Ayan na guys ha, so sana may naitulong ako sa inyo ngayong araw na ito. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye-bye.